Makailang beses nang binabalikan ng clearing operations team ang napiko, ngunit madami talaga umano ang mga pasaway na bumabalik sa pagtitinda sa bangketa. Nitong Lunes, walang nagawa ang mga vendors nang dinatna ng clearing team. Kinumpiska ang mga cart at kagamitan na nakahambalang sa sidewalk at kalsada. Kita sa mga mukha ng mga vendors ang pagkadismaya. May nakiusap, may ilan sa kanila nakipaghilahan pa. Ang paninda sabog-sabog sa kalsada. Hindi pa rin nawala ang mga rider na walang helmet. May rider na nagbigay ng kanyang dahilan, gusto din umanong makausap si Colonel Busita. Madami ang natiketa na pasaway ng mga motorista. Meron pang motor na wala daw plaka.
Ang pinagsanipwersa ng operasyon ng MMDA o Metropolitan Manila Development Authority, Action Line at TPMO o Traffic Parking Management Office ay halos araw-araw nang isinasagawa. Pag-iigtingin pa umano ito upang matulungan ang lokal na pamahalaan sa layo na mas maging maayos ang mga kalsada sa Pasig. Kasi sir, ilalis ko lang kasi sumabit yung ikaw ko. Bigla naman ng ganyan. Tapos nagpapaliwanag ako, kausapin ko lang si Colonel Posita. Sisigawan naman na ako, ikakarga na daw, i-impound. Tama ba yun? Wala daw helmet. Tinanggal ko nga lang sandali kasi may bibiling ka rin sana kami dito. Nandito sila sir, tapos nandito kami. Nilapitan na lang kami dito sir. Bibili lang sana kami dyan. Nabili nung huli. Isasampan namin sana sa MMJ. Kasi na MMJ, gaswa. Kaya nga yung bigay, diba? Ito? Hindi sir. Change po. Please, bibigay ko ang lisensya. Huwag niyong bigyan ng kulay yung pagpapaliwanag namin sa inyo, ha? Huwag niyong sasabihin nagagalit kami, kinakausap ko namin kayo maayos, ha? Wala namang kulay yan, sir. Wala lang mag-iisip. Ha? Quezon Street. Quezon. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.